Hello, mga kasalo! Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Creamiest Chicken Pastel by Kusinerong Arkitekto. Parang ang sarap-sarap niya. So ito ang ating gagayahin ngayong araw na to. I am so inspired. Tingnan natin kung makakaya natin. Ako ulit si Mami Gab, ang inyong makakasama sa channel na to. I am not a food expert. I'm not a chef. I'm not a health expert. I'm just a mom sharing practical tips and information about food and health. Ayan, so ang gagamitin nating chicken ay with skin on and bone in. Unlike sa meat part na ginamit ni Kusinerong Arkitekto, ang gagamitin natin ngayon ay more than 1 kilo of chicken, pure chicken meat. Hindi na natin lalagyan ng sausages or hot dogs or any other meat ingredients. So, ang ginawa niya, minarinate niya muna ito sa lemon. Pero kung ginamit ko ay 5 pieces of calamansi. So, calamansi juice yun. And imamarinate din natin ito sa 4 tablespoonful of fish sauce. So, mix-mix lang natin siya to make sure na all the meat parts or the meat ingredients are fully marinated for 1 hour. First step, magpiprito tayo ng ating mga gulay. Sisimulan na nating prituhin. Una muna ang ating mga carrots. Yung ating mga iniwa-hiwang carrots. Mga 2 to 3 minutes mo siyang piprito. Isa pa sa mga reasons na binigay niya bakit kailangan iprito muna yung mga gulay, it is because creamy. Hindi gagamitan ng water yung dish na ito. So dahil creamy siya, baka matuyuan na ng sauce or masunog na yung ating dish bago pa maluto yung gulay. So para at least half cook na yung vegetable bago mo siya ihalo mamaya. Pati bell pepper actually, piniprito ko na yun. Yung iba gusto fresh yung bell pepper kasi gusto nila pag kinain nila malutong-lutong pa. Pero dahil wala namang pan ng bell pepper sa bahay na to. Lahat ng klase ng sili, hate nila sa bahay na to. So, ginagawa ko, ino-overcook ko na lang yung bell pepper. Masarap din pag medyo try mo muna yung bell pepper bago mo siya ihalo. So mamaya, ipatry ko rin siya. Bukod sa carrots and potatoes na ipatry natin, ipatry ko rin yung bell pepper. Tapos, hindi ko siya hinuhuli. Normally, hinuhuli yon kasi nga para hindi overcook. Pero ako, gusto ko yung lantana siya or humalo na siya dun sa niluluto ko. At least humalo yung flavor. Nakakain nila, yung mga kasama ko dito sa bahay, na hindi nila namamalayan na nakakain na nila. Kasi nga, overcooked siya. Masyado nang lumambot at humalo na. Hindi na siya visible, kumbaga. Kasi pag sobra siyang fresh at visible, naku, sayang, itatabi lang sa plato. Nanghihinayang ako. Kaya yun naman ang technique ko sa mga nanay na may mga bata sa bahay na hindi masyadong nahilig kumain ng gulay. So, pwede na natin tanggalin yan. Sunod na muna natin itong potato. Yan. Para hindi sayang yung init. Para habang tinatanggal mo itong mga carrots mo, nagsisimula na rin maluto yung potatoes. Prituhin ulit din natin to ng 2 to 3 minutes, katulad ng ginawa natin dun sa carrot. Sobrang creamy yung, kaya
kaya nga Creamiest Pastel ang title ng ating lulutuin ngayon. Parang kung may hyperacidity ka katulad ng asawa ko, parang sobrang nakaka-acid siya. Pero no doubt magiging sobrang masarap siya, especially sa mga bata. Kasi ginamitan niya na ng oil. Meron pa rin butter. Pero healthy yung breast part ng chicken. Yung part of the chicken na pinili niya. Tsaka parang tingin ko wala ng skin. Yung dito naman sa bahay, gustong-gusto yung chicken na yun. Nagagalit sa akin yung asawa ko pagka tinanggalan ko ng balat yung mga chicken. Puro laman yung nakikita niya. Hindi niya naman gusto yon. Kaya, pinili ko na rin na all natural meat ang ating ingredients. Tinanggal ko na yung Hungarian sausage para kahit na with skin yung ating chicken, bawi-bawi lang. So, dahil hindi naman na tayo magpiprito, magigisa na tayo. Konting mantika na lang nilagay natin. Ito yung mantikang ginamit natin kanina sa pagprito. Kasi may flavor na to. Tsaka sayang naman siya. Tapos gagamitan na natin siya ng butter. One and a half. Two tablespoons po of butter. Kung gusto nyo ng sobrang buttery, mga dalawang kutsara ng butter. Ayan. Tapos, pwede na nating simulang igisa ang ating so, lagay na natin isa-isa yung ating mga minarinate na chicken sa minarinate natin sa calamansi juice. Pepper. Nakalimutan kong yung pepper kanina pero naihabol naman. Ayan, nalagyan na marinate yan sa pepper. And fish sauce. Yan. So, sobrang bango amoy butter. Sobrang nakakagutom na siya. Nagwawala na yung tiyang ko. Pati tiyan nung mag-ama ko. Pagkatapos nating haluin, hindi natin yan lalagyan ng tubig kasi sarili, magtutubig na yan ng sarili niya eh. Lalo na ang chicken. Ang gagawin na lang natin ay ating tatakpan. At hayaan natin siyang maluto ng mga 10 minutes. So, after 10 minutes, wow! Sobrang mabango na siya. Dahil ang ginamit nating chicken ay mas malalaking hiwa dahil kasama nga ang buto at kasama ang balat, I don't think pwede na natin isunod yung mga iba pang ingredients. We should give it more time. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating chicken na mas lumambot pa at mas maluto pa. So, hindi natin to, katulad nga sinabi natin kanina, hindi natin to nilagyan ng tubig. Ito na yung natural water nung karne na ating niluluto. So, I think we should give it another 10 minutes. So, a total of 20 minutes para masigurado nating luto yung ating karne. Okay? Tapos, babalikan na lang natin siya maya-maya. At, isa pa nga po pala, mga kasalo, yung pinagbabaran natin, yung calamansi juice and patis, hindi natin na isinama yan dito. Okay? Yung meat lang talagang inilagay natin dito. So, pagkatapos ng pangalawang 10 minutes, ayan, mas mukhang luto na yung ating karne kumpara kanina. So, a total of 20 minutes ang kinonsume natin para maluto yung ating karne. This time around, ilalagay na natin yung ating mga ingredients katulad na so, ilagay na rin natin yung ating mushroom. I don't have button mushroom. Meron ako dito pieces and stem. Yun lang available dito. Okay. Ilagay na rin natin yung ating
green peas. Tapos, gusto ko nang ilagay kasi kay Kusinerong Arkitekto, mamaya niya pa ilalagay yung carrots and potatoes. Dito kasi sa bahay, hindi din naman sila fan ng half-cooked na gulay or yung medyo matigas-tigas pa. Gusto nila yung medyo lahat malambot, lahat suwabe pag kilaga. So, lagay natin yan. Ang dami, diba? So, malamang dalawang araw namin ito ulang. Lalagay na rin natin yung ating evaporated milk. Wow! Pag hindi pa naman ito tinaguri ang creamiest. Although, dahil nga sobrang creamy na siya, mga kasalo, at tinatry natin as much as possible all natural ingredients yung ilalagay natin. So, hindi na tayo maglalagay ng chicken broth cube. So, ganyan na lang yan. Tapos, lagyan na lang natin ng, dahil hindi tayo naglagay ng chicken broth cubes, lagyan natin ng salt. At ng additional pepper. Tapos, haluin na lang natin. Maya-maya, sabi ko nga sa inyo, halos lahat ng niluluto ko, mayroong asukal. So, mamaya titigman natin. At kung kinakailangan nating mag-adjust, kasi yung milk, actually yung evaporated milk, di ba? Medyo matamis na rin naman yan eh. Pero pag kailangan pa nating maglagay pa ng additional sugar, according to taste, kasi yung aking ugama. Basta, hindi kasi ako naglalagay nga ng betchin. So, yun na yung pinaka-betchin ko. 1 tablespoonful ng brown sugar. Yun yung pinaka-betchin na. So, mamaya. Pag medyo nag-reduce na, simmer pa rin natin to. Pag nag-reduce na yung sabaw, yung evaporated milk, tsaka natin tikman, doon natin malalaman kung dadagdagan pa ba natin ng asin, ng pepper. Yan. Hinaan nyo na lang yung apoy nyo para hindi masunog agad dahil nga ang milk ay madaling masunog. Yan. Kumukulo na yung ating gatas. Pwede na natin ilagay yung ating all-purpose cream. Quick melt cheese. Tapos, hintayin lang nating matunaw yung ating cheese at tikman na natin. At pwede na yun. Luto na yan. After 1 minute, ayan, sobrang creamy na siya, mga kasalo. Pero dahil bukod sa mahilig ako sa may sugar, gusto ko meron ding soy sauce lang ng niluluto ko. Dagdag lang ako ng 1 tablespoonful ng soy sauce. Tapos maglalagay tayo ng 2 scoops of brown sugar. Tapos haluin lang natin. Sobrang mahina na yung apoy natin yan. Mga kasalo. Nakita nyo, sobrang creamy. It's very creamy. Tapos titigman na natin to pagkatapos nating mahalo. Masarap yung may soy sauce din yung mga niluluto natin. Kahit mga tablespoonful lang na soy sauce. Tapos yung sugar, yung pinaka MSG natin. So, sa akin, okay na yan. Mahinang-mahina na yung apoy natin. Kasi gusto ko lang na matunaw yung sugar na pinaka final ingredient. Soy sauce and the sugar. So, pwede na siguro natin tikman ito. Ang sarap! Sarap! So, mamaya mag-plate
natin dahil papakita ulit sa inyo. Mga kasalo, I'm so excited. Charan! The creamiest chicken. But if we have abuelos and abuelas, lolos and lolas, who are already concerned with their cholesterol and mataas na yung high blood. Intindihan niyo yun? Mataas na ang kanilang high blood. Since this one is rich in fat, saturated fats. And kasi it has butter already, meron siyang milk. Bukod sa milk, meron pa siyang all-purpose cream. Tapos meron din siyang cheese. So, all of these are good source of protein and nutrients essential for growing up kids and teens. Pero dun sa mga ating mga lolos and lolas, or kung meron tayong mga kasama sa bahay na medyo sensitive yung kanilang stomach, yung madali, mabilis ma-upset, meron silang mga problema sa gatas or meron silang hyperacidity. I've also checked Nadia's chicken pastel. Instead of using cheese and all-purpose cream, ang ginamit niya lang dun sa kanyang chicken pastel ay milk and all-purpose flour. She used all-purpose flour to thicken the sauce instead of using all-purpose cream. So, you might also want to check on that. Sobrang nabusog ako dun, mga kasalo. Ang sarap ng ating chicken pastel. Pero, kahit na anong kainin natin or kahit saan tayo kumain, pagkatapos nun magugutom pa rin tayo. Kinabukasan, we will look for more food. We will look for another kind of food. Which reminds me of John chapter 6, where Jesus ate outdoors with a lot of people. But after that, Jesus knew that these people will get hungry again and will look for more food the following day. So he pointed himself out as the living bread. He said that whoever comes to me will no longer hunger, and whoever believes in me will no longer thirst. So how about you? Have you discovered the life-giving nourishment of Jesus? Have His Word and His work given you a new life? Tomorrow is Sunday, so every time we get the chance to get together with God's people, read His Word, please do so. Because just as we need to feed our physical bodies with proteins, vitamins, carbohydrates, and a whole list of other nutrients in order to live, we also have our spiritual needs. We should have a balanced physical food and a spiritual food so we can live peacefully, happily, and healthfully. Bye!